Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. So may isang kaibigan na lumapit sa akin at nagpapatulong. Sumobra daw kasi ng 100k yung sweldo niya last month at wala na siyang paglagyan ng pera. Hindi, meron siyang 100k budget at kailangan niya ng PC para sa trabaho niya. Laptop ang gamit niya noon na may 7th gen Core i7 processor at nababagalan na siya, minsan may mga lumalabas na kulang na sa memory, etc. etc. Graphics designer siya at ang mga apps na madalas niyang ginagamit ay Adobe After Effects at Adobe Photoshop. So kailangan natin ng processor na may matindi-tinding single thread performance. Naglalaro din siya ng mga games tulad ng Fortnite, kaya gusto niya maganda na rin sana yung graphics card. So more on productivity pero at the same time capable pa rin for gaming. At ang pinaka-importante sa lahat, dapat pang matagalan na itong PC na bubuuin natin at dapat ready rin sa mga upgrades. Upgrade ng RAM, upgrade ng processor, upgrade ng storage. Kaya pumunta tayo sa Gilmore para bumili ng mga parts at ito yung mga napili natin. Para sa processor, nakakuha tayo ng Ryzen 5 5600X. 6 cores, 12 threads, ito yung latest Ryzen 5 processor ng AMD at napakaganda ng performance nito sa gaming at pati na rin sa ginagamit niyang apps for work. Para sa graphics card, kumuha tayo ng Asus TUF RTX 3070 na isang napakalakas na graphics card from Nvidia at sobra pa to sa nilalaro niyang Fortnite. Now siguro yung iba sa inyo ay nagtataka bakit hindi na lang 3060 Ti. Mas mura yon. Tapos hindi naman kalakihan yung difference sa performance. Well, nung binili namin to, wala pang 3060 Ti dito sa Pilipinas. At nung nagkaroon, hindi naman ako nagsisi. Nung nakita ko kasi yung presyo ng RTX 3060 Ti ng Asus TUF, 31,500 pesos. At itong RTX 3070, 38,500 pesos. So meron tayong 7,000 pesos na diferensya sa presyo. At kung gagamitin natin to ng ilang taon, let's say 2 to 4 years, hindi nakakapanghinayang yung 7K dahil araw-araw niya namang mapapakinabangan yung extra performance na maibibigay ng RTX 3070. Pinartner natin sa graphics card yung motherboard, kumuha tayo ng Asus TUF X570 Plus Wi-Fi. Not the best pero magandang entry-level X570 motherboard na to since wala rin naman tayong balak mag-overclock. Para naman sa RAM, kumuha tayo ng 32GB na G-Skills Trident Z RGB. At dahil mahalaga sa Ryzen system natin yung parehong frequency at cache latency ng memory, kinuha natin yung 3200MHz at CL16. Dual channel lang para meron pa tayong nakaabang na dalawang slots kapag mag-a-upgrade na siya sa 64GB. Sa storage, ginamit natin itong 1TB SX8200 from ADATA, isang mabilis na NVMe M.2 SSD, na hindi kataasan ng presyo. Naghanda na rin tayo sa cooling system. Gumamit tayo ng Deepcool Castle 240 version 2 AIO na pinartneran natin ng Deepcool CF120 RGB fans. Case of choice natin ay ang Lianli LanCool 2 Mesh. Good airflow, sobrang daling buksan ng case, maluwag, sobrang daming slots para sa hard drive at SSD, at maganda rin ang itsura. At para naman sa power supply, nakakuha tayo ng Seasonic Focus GX750, 80 plus gold, 750 watts, na again, kaya pa rin mag-supply ng power kahit na mag-upgrade tayo ng mga components sa mga susunod na taon. Total price natin ay 103,800 pesos at ngayong alam nyo na lahat ng parts na gagamitin, build na natin.
Okay, so yun na yung 100k PC build natin. Unfortunately, wala akong sapat na oras para gawan to ng benchmarks. Pero nasubukan naman natin yung Fortnite at Epic settings, 1440p, at naglalaro lang tayo sa 120 to 130 FPS. Now, kapag under full load yung parehong graphics card at processor, umaabot lang ng 71 degrees itong Ryzen 5 5600X at 67 degrees naman ang maximum temperature na nakukuha natin dito sa RTX 3070. Very satisfied naman yung kaibigan natin sa kinalabasan ng PC build at natuwa rin ako sa pagbibuild dito sa LanCool 2 Mesh dahil sobrang luwag at hindi ako nahirapan sa paglagay ng mga components natin dito. Pwede sana tayong kumuha ng mas murang case from Techwear at Rack Gears, pero pinili natin to para naman itsura pa lang makita kaagad natin na nag-invest talaga tayo ng salapi dito. Now, hindi ko sinasabing mukhang mumurahin ang mga case ng Techwear at Rack Gears. Ang totoo niyan, ilang taon na rin akong suki ng Techwear at Rack. Pero kadalasan kasi yung mga case nila, masikip yung PSU chamber, walang HDD trays. At dahil nga abot kaya, marami na sa atin ang gumagamit ng mga case na to. So ano ba naman yung lagyan natin ng konting premiumness yung 100k PC build natin? Total, hindi naman ganung kalaki yung presyo nitong Lianli LanCool 2 Mesh. For 6,750, may kasama na itong tatlong addressable na RGB fans. At ang nagustuhan ko pa dito, sobrang daling ma-access ng mga components sa loob just in case na mag-upgrade na tayo. Kung mapapansin nyo, kaliwat kanan din yung tempered glass panel, pero dahil meron tong cover para sa cables, napakalinis pa rin tignan. Pag binuksan naman natin itong PSU shroud, madali tayong makakapaglagay ng hard drives, pwede rin tayong maglagay ng dalawang SSD dito sa loob at apat pa dito sa likod. So sa bandang huli, na-meet naman natin yung requirements ng ating kaibigan, nakagawa tayo ng powerful na PC na at the same time ay ready pa rin sa mga future upgrades. So guys, yun lang muna para sa ngayon, siguro 20 to 30k PC build naman ang isusunod natin at hopefully makagawa na tayo ng mga benchmarks para doon para naman maibigay ko sa inyo yung actual performance. At kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe button. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!